Ngayon, kung kunwari, nagre-reklamo to sa inyo, hindi, ang laki kasi sacred cow ka, sacred cow ka. Saldi ko! Noon lang nagkaroon ng mga proyekto malalaki galing sa national budget ang mga ano, ang Mindanao. Pagkatas nire-reklamo mo yan, ang sabi ni Saldi ko, kaya binigyan ng 500 si Pulong, ay dahil inile-level lang daw ang budget allocation. Dahil nakukuha ka ng malaki dati, okay na yan sa'yo ngayong 500 dahil may pera ka naman dati. Okay? Now, if that is the case, let us look at the historical allocation of all the regions in the entire Philippines and that we start leveling the budget. Diba? Hindi ba ganun dapat yung reasonableng pag-iisip, Rep Saldi ko, na ikaw, contractor ka pala ng Sunwest, ng SEDC, okay? Contractor ka pala ng SEDC, na siya ring nagbigay ng overpriced na laptop sa DepEd noon. Isa sa mga point na gusto ko rin i-raise ay ito. When PRRD became president, for the very first, well, at least in my, ano, no, in my limited memory, Mindanao has always been treated unfairly when it comes to infrastructure allocation. Okay? Luging-lugi ang Mindanao dahil hindi naman sila nabibigyan ng mga proyektong infrastruktura na katulad ng pagbibigay sa mga projects sa ibang lugar, especially sa Luzon. Okay? Wala tayong pagdedebatihan dyan. Nung panahon ni Duterte, doon lang nagkaroon ng fair ng pagtingin sa pagbibigay ng project sa mga infrastructure. That is the very thrust of Build, Build, Build program. Okay? Ayun. Wait lang, Carlo. Ngayon, kung kunwari, nagre-reklamo to sa inyo, hindi, ang laki kasi sacred cow ka, sacred cow ka. Saldi ko! Noon lang nagkaroon ng mga proyekto malalaki galing sa national budget ang mga ano, ang Mindanao. Pagkatas nire-reklamo mo yan, ang sabi ni Saldi ko, kaya binigyan ng 500 si Pulong, ay dahil inile-level lang daw ang budget allocation. Dahil nakukuha ka ng malaki dati, okay na yan sa'yo ngayong 500 dahil may pera ka naman dati. Okay? Now, if that is the case, let us look at the historical allocation of all the regions in the entire Philippines and that we start leveling the budget. Diba? Hindi ba ganun dapat yung reasonableng pag-iisip, Rep Saldi ko, na ikaw, contractor ka pala ng Sunwest, ng SEDC, okay? Contractor ka pala ng SEDC, na siya ring nagbigay ng overpriced na laptop sa DepEd noon. So what are you talking about, Rep Saldi ko? Diba? What are you talking about? O pagkatapos yung mga idiots naman na mga ginagamit yung salita ni Rep Saldi ko, o anong corruption? Nag-allege ba na corruption si Saldi ko doon sa sinabi niya statement? Hindi naman nagsalita si Saldi ko tungkol doon. Pagkatapos itong mga tatanga-tangang, sobrang grabe yung pang-attack na dumarating sa page ko this past few days. That they are harping on, they are harping on what Saldi ko said. O edi ko hinahanap nila yung 51 billion, edi hanapin din dapat nila yung 175 billion na inalak ni Duterte sa Bicol. Correct. Correct. Eh kung 51 billion, holy cow na ang Davao eh. Kung 51 billion, holy cow na ang Davao, ano yung 175? Anong tawag sa'yo doon? Sa kami ha, ako ah, hindi ako nag-agree yung ano, yung parang, nakinabang ka na last year, kami naman. Gaya nung sa sinabi ni Sas, dapat may master plan kasi. Hmm. Diba, parang hindi mo pwedeng sabihin, dyan, dito naman. Hindi pwedeng ganun, dapat tapusin mo yan. Tapusin mo yan, dapat may programa na dapat tatapusin. Kung itong year na to hindi pa rin natapos, next year tapusin pa din, hindi yung ititigil mo dito naman muna. Mali yun. Hindi pwedeng ganun. True, true. Carlo, you wanted to say something? Alam niyo, nakataano lang eh. Taga Mindanao ako kasi, CDO sa Mindanao, pero yun na, tama kayo. Hindi pa yan nangyayari dito, kaya maganda talaga na nandiyan si Duterte para ayusin yan, pero nako, talagang isa may pagkaloko-loko rin itong mga kongresista natin. Hindi pa hinahanap yung pondo na kailangan pa rin natin para sa bayan na to. Sana yung MOE nila. Sana mag-abit na ito ng tama para sa atin. Nako. At sana, nako. Nakaka-hybrid lang, nakakanugot lang. Nako po. Becky, meron kang gustong sabihin? Patulong na po ako. Good night po. Okay. Thank you for joining. Hindi, I agree dun sa sinabi ni Sas kanina na master plan talaga. Pero, this has been the practice since after EDSA, na after mawala ang Pangulo, yung mga projects na nasa DPWH, tetenga na.
'Di ba? Nawawala kasi yung continuity. Mm-hmm. Unlike when nung panahon ni Duterte, nagtuloy-tuloy naman yung mga infrastructure projects. And alam naman natin, talagang may cut ang mga congressman. Well, I don't know if meron si Pulong, kung meron si Saldico, kung sino man yung mga yan. Pero may cut talaga yung mga yan sa kada project sa bawat distrito nila. Even mayors, binibigyan naman yan. And even yung mga barangay captains, binibigyan din. The thing here, sana yung mga pera, mga pondo na ina-allocate dyan sa mga congressman na yan, huwag na sa kanilang ipahawak. Yun lang yun. Mas madaling, ano yun eh, mas madaling solusyon yun. Huwag pahawakin ng pera yung mga yan kasi their job, nasa job title nila talaga, gumawa ng batas, i-review ang batas. Hindi magpamudmud ng pera, magpamudmud ng mga projects. So, again, babalik tayo, since sila yung mga gumagawa ng batas, I doubt na mangyayari yan anytime soon. Kasi nangyari, well, kaya nagsimula yung PDAC, nagsimula yung pork barrel, kasi naging culture na siya. So, pag naging culture kasi ang isang bagay, napakahirap ng putulin. Unless may magsimula ng panibagong kultura na tama. So, yung sinasabi ni Sandrico naman, na 51 billion, I doubt na totoo yan, nasa Davao lang yan. If it's the whole South Mindanao, posible, kasi ang laki ng Mindanao. Ano ang problema kahit totoo yung 51 billion? Yes. Ang pagkakaroon ako ng problema, kung yung 51 billion na dinidibon yung project, ay hindi nangyari. Tapos, nangyari na. Diba? Kaya ba dapat, dapat pit-pitin niyang itlog ni Pulong kung may kinupit siya? Wala naman, magpipigil ba sa atin dito kung pit-pitin ang itlog ni Pulong sa kulungan? Wala. Pero sabihin nyo, naninakaw, hindi yung, bibigyan nyo ko ba ng statement na wala akong dokumento tapos ang conclusion nyo, ninakaw? Ha? Pero 99% sure. ang ending yan kasi, si Garbit kasi ang nag-front for People's Initiative na sinupalpal ni Pulong. Kaya ngayon, ito si Rizal Dico, syempre, dating ano niya, dating kabaro niya, well, kabaro pa rin niya, dating representative ng Ako Bicol si Garvin, eh ang ngayon, ang tunog, Ako Bicol na nagsimula nung isiniwalat ni Congressman Lagman na magpapirma with payment sa mga mayor. So, bumabawi lang yan, gumaganti lang yan si Rizal Dico. Wala naman niyang mapapatunayan na may anomalya dyan. And as far as I know... Sabot ko lang ha, ano Becky, if yun yung claim niya, kasi to be fair kay Saldico, hindi naman niya sinabing nangurap si Pulong. Yes. Ang nagsasabing nangurap si Pulong, yung mga supporters ni Tamba at saka ni BBM. Yun yung yung 51 billion ako siya. Pagkatapos, sa dapat yung, meron pa nagsabi, na dapat, hinahanap daw namin, paghahanap daw namin ng resibo sa MOOE, dapat ganun din daw yung rigidity ng paghahanap namin ng 51 billion. So, ang una kong tanong, MOOE ba yung 51 billion na sinabi ni Saldico? Mm. 'Di ba? Kasi sa totoo lang, DPWH project siya. So ibig sabihin yung accounting niya nasa executive. Hindi siya nagre-receive 'yun. Saka nagtataka ako, paano napunta kay Pulong, pera ba yan na binigay o project? Kasi kung project yan, hindi pera yan. Kasi kung DPWH yun na project, nasa yun na kay Pulong. Anong years ba yung sinasabi ni Saldico? Tinitingnan ko yung GAA. Yun nga. 2020, previous yata, 2020 to 2022. Ano, 2020 yeah. Doon tayo ba? Sige, titingnan natin. Kailangan meron tayong evidences, no? Evidences. Right. So, 2020. GAA 2020. Di ba yan din yung nilalagamo ni, ni Congressman Pantaleon Alvarez? Kasi yung iba mga projects nga nila for dito sa pag-aayos ng dito sa mga dam tsaka sa mga roads nila sa district niya, tinanggal din. Tinanggal yung ano dyan, yung budget dyan. Yung nilalagamo niya ngayon. Na yung supposedly na budget for that o yung project for his district ng DPWH, kinat. Kaya daw, napunta sa unprogram funds, yung supposedly na fund na allocated doon sa mga projects na yon. Kasi nga, kumalaban siya sa, ano, sa kamaluslos na yan. Okay, nabubuksan ko na po ang GAA for 2020. So, kailangan natin ng malino. Kailangan meron ka dyan, Word file para mailalagay natin kung magkano, para ma-compute natin. Okay, okay. Open tayo ng... Pero ano region ni Saldico? Wala siyang region kasi siya party list. So kung Bicol, hindi siya district, Bicol. Ako Bicol, hindi siya district representative. Yun ang problema kasi. Dapat hindi na sila pinapahawak ng pera talaga. Gumawa na lang sila ng batas. Ewan ko lang kung may tatakbo pang mayam na gusto magnakaw na maging congressman at senador. Game.
Sa dalawa mo bukas pa ang ano, DPWH budget for 2020. Oo. Pag-ilo ka naman kasi yan si ano. Si Saldi ko. Para makita natin ang mga allocations of the universe. So para kung 2020 naman walang gaano kasi pandemic naman yun. So, ano ba sinabi niya? It's 2020 to 2022? 2020, 21, 22. 18th Congress daw. So 18th Congress is 2019. Ano ba 18th? Oh, 2019. So parang, kasi 2019 hati yun eh, di ba? Yung budget na ginawa nila, 2019 sila pumasok. Yung budget na ginawa nila for 2020 na. Ah, okay. Oo. Ang tagal lang yun yung tinrap nila. Yun yung tinrap nila. Baka i-edit na to ni Salty Butcher. Ang talaga, no? Meron ba dito na nasumusubaybay sa amin ngayon na magre-reklamo kung pitpitin ang itlog ni Pulong kung kumupit nga siya? Kung pitpitin ang itlog niya sa kulungan? Meron bang aangal? Di ba bakit kaaangal kung mapatunayan? Bakit hindi po nung ang gusto mong pitpitin, Sas? Ikaw talaga. Okay, 2020. Ikukupin natin ang Bicol at Davao. Okay. So, region 11, Davao. Okay. Sabi kasi niya Davao, di ba? Region 11, uh-huh. Region 11. Teka, lakihan natin. Wait. Ano ito nilalakihan? Okay, Region 11, Davao. Ibig sabihin lahat ito na nasa Davao region. Ay 364 million. 235,000. 364 million. 364 million, okay. 235,000. Okay. Okay. 2020 to? Huh? Anong year to? 2020. 2020. So, tingnan natin, ano bang Region 5 is Bicol? No? Region 5, yeah. Region 5 Bicol is 528 million. 10,000. 528 million. 10,000. 10,000. Okay. Okay. So, yan ang 2020. So, sino mas malaki? Laki mo, girl. Ang lita mo niya. Parang ikaw na ba nagbabasa? Marami dito. Teka, teka. Huwag mo sa login, girl. Sa live stream to, girl. Eto, ito. Pagano na lang ako. Uy, ang laki ng Bicol ng ano? 120? So, yan po ang allocation ng DPWH. 150. Or Region 11 at Region 5. Okay. Region 11 is Davao. Laki mo pa, girl, girl. Ikaw lang nakakakita. Ito na, ito na. Teka. Oh, ayan. 160 yung laki ng Bicol sa Davao. Ayan, okay. Ayan, oh, nakita nyo na. Okay, so that's 2020. So, Region 11 is Davao. Region, lagyan mo Davao para malaman nila Davao. Ayan ang allocation ko ng DPWH. Okay, para magkaintindihan tayo. DPWH allocation. Oo, per region. So, girl, hindi ko maintindihan. Saan ba nakikita yung iba pang allocation? Mm-mm. Pero ngayon, ang ano ba talaga ni Sadi is yung build or yung DPWH na ano kay Pulong? Yung ba yung ginangawo niya? O baka naman iba DPWH, yung... sinabi niya sa interview. Ayun naman pala eh. Kung DPWH... Sabi niya sa interview, DPWH allocation. Kaya hindi, nagtataka nga ako dun sa mga sigaw na sigaw na, ay, dapat ano, dapat singilin niyo rin si ano, singilin niyo rin yung mga... Ang tawag dito, ano yun? Magalit rin kayo dapat kay hanapin nyo rin yung 51 million kagaya ng paghahanap nyo sa resibo. Bakit mo hanapin yung resibo? May resibo yun. Diba? So, ayun ang ano ko, no? Ano pa bang, meron po pang ibang, baka mayroon ditong project allocation. Sandali lang, ha? Ano pa yan? Ang gulo kasi ng
ng mga information natin? Actually, sa if you will visit the website of DPWH, meron doon na mga project for specific year na ginawa ka na region. Meron pala dito mga projects. Ito. Mm-hmm. Ayan pala yung operations, yan, yung binigay ko sa'yo. So ngayon, pupunta ngayon tayo sa mga... Project allocation. May mga iba-iba kasi project. May maintenance, repair of akichuchu, ganyan. Uh-huh. So ngayon, pupunta ngayon tayo sa, ano ba gusto nyo? Maintenance, repair, rehabilitation. Okay. Eh kasi hindi nga natin alam yung nature ng 51 billion na sinasabi ni Saldico eh. Kasi it could be for maintenance, repair, and ano rin eh. It could be for maintenance. Kasi nga hindi rin alam ni Saldico, di ba? Wala nga raw siyang hawak na dokumentong ebidensya. Para narinig-rinig lang niya sabi-sabi. Di ba? Yung statement niya. Oh, halimbawa ito, mga bakla. Makinig kayo. Halimbawa ito, rehabilitation, reconstruction, upgrading of damaged paved roads. Ano pa rin tayo? Nasa 2020 pa rin tayo, ah. So, punta muna tayo ng Bicol, Region 5 Bicol, that's 437 million. 437 million. Ano yan, yung repair, kineme? Ano siya? Specifically, this is rehabilitation, reconstruction, upgrading of damaged paved roads. So, Bicol is 437 million. So, around 7 million. Okay, million. Ang Davao is 151 million. Rehabilitation. Oh, iba-iba pa lang roads ito. Yung binigay ko sa yung roads, that is actually secondary roads. Okay. Ayun, may tertiary road. Pag tertiary road naman, ang Bicol ay... Teka, magkano yung rehabilitation sa ano, sa Davao? Ano po yun? Ano yan? Rehabilitation of secondary roads yan ha. Rehabilitation, etc. Secondary roads. Secondary roads. Roads. Okay. Magkano? Ano ang hinahanap mo? Magkano? Davao. Ang Davao ay 151 million. 151 million. Okay. Tama ba? Tapos ang Bicol ay 437 million. Oo. Okay, punta naman tayo sa tertiary roads. Tertiary. Ano ba nagkaiba ng primary, tertiary? Ano ba yan? Bakla kayo ng taon. Tertiary roads. Tertiary roads naman, ganun doon, rehabilitation, M.M. route. Bicol is 223 million. 223 million. And then Davao is 26 million. Ang taray ng Bicol, no, actually ramdam yan, Sas. Yung mga project ni Duterte sa Davao, ay sa Bicol, kapag pag bumiyahe ka, mararamdaman mo na parang ang laki ng ginanda ng mga kalsada sa Bicol. Oh, ito naman, primary roads. Pag primary roads naman, ang Bicol is 92 million. Primary roads. Ang Davao, oh, ito malaki sa Davao, mas malaki sa Davao. Primary roads, 358 million. So, ano ba to? Ano to? Rehabilitation, reconstruction of roads with slip, slope, collapse, and landslide primary roads. Yun yun. So, ngayon, may iba pang... From primary roads sa Bicol, magkano? Grabe, yun yung inuna ko, hindi mo... Hindi, 358 sa Bicol. Sa Bicol, ang primary road... Imbiyan na ako sa iyo, ha? Hindi mo ba nasabi? Ano ka ba? Sa tertiary road, okay ka na. Tertiary road, okay na tayo. 223 sa Bicol. Primary roads. Ang primary road, iba-iba kasi siya, girl eh. Ah, kasi may iba-ibang level. May construction, upgrading, rehabilitation of drainage. Ah, okay. O, bakla, pero ang nakita natin, halimbawa dito, dito 173 million, Davao. Tapos, ang Bicol dito, 61 million. So, ano siya, girl? It is actually... It's specific. Oo, halimbawa ito, construction. Ito talaga construction and upgrading. Rehabilitation. Ito drainage. Okay. Drainage. Tingin ko, baka hindi na natin need na parang isa-isahin siya. Kumbaga,
since ang mga ano naman noon is mga well projects na ang nature niya is repair, maintenance, ganyan-ganyan, ineme-ineme, ganun-ganun. Yun na ba yung ang total niya is 364? Hindi natin alam kasi iba-iba kasi siyang iba-iba kasi siyang infrastructure schedule. Ngayon, yeah, baka umabot nga ng 51 billion yun sa Davao for 3 years. Mm-hmm. Yes, puro, no? Ang dami ditong ano, ang dami ditong pero hindi lang sa Davao 'yon. Ang dami sa Davao City, oo. Iba-iba rin kasi for 2020 the total allocation ng infrastructure ng DPWH, everything na to, mm-hmm. is 580 billion, 886 million, 11,000. So, 580? Buong ano to, buong DPWH to, girl. Ah, okay. 580 billion, 886 million. 11,000. So, 580 billion, 581 billion. So, ibig sabihin, yan yung buong DPWH budget. Kung sinabi mo, yung Davao dyan, ay sa isang taon lang yan. So sabihin natin, nag-maintain yung 500 billion. So for 3 years, ang budget ng DPWH ay umabot ng 1.3, sabi natin ng 1, tama, mga 1.5 trillion, di ba, for 3 years. So sabihin, Bex, kung nakakuha ang Davao City ng 51.5 billion in 3 years, it's not out of it. Out of the ordinary. No, hindi siya, ano, hindi siya holy cow. Bakla. Hindi ganun ka. So, ibig sabihin, even that na sinasabi ni Saldi ko, na holy cow ang Davao for getting a lot of money. Well, yung Bicol, holy dinosaur. Diba? Ano siya, girl? Yung Bicol, ano siya? Nuestra Senora de la Naga. Ganun. Yung politika nakakaloka, no? Kasi nga, parang, hindi kasi dapat sabihin mo kung saan kasi madali na mahanap yung mga documents ito kasi hindi naman confidential ang budgeting ng DPWH. Mm-hmm. So, kung pwede mo naman kasing sabihin, oh, ito yung mga item. Pag tinutal natin siya, aabot siya ng 51 billion in 3 years. Uh-huh. Pero Bex, umabot siya ng 51 billion in 3 years, it's not out of the ordinary kasi ang budget ng DPWH for 3 years ay aabot ng 1.5 trillion. Ang ano dito, ang isa pang nakakaloka kasi, Rep. Saldi ko sits as part of the Committee on Accounts. So ibig sabihin, within his arm's length lang yung ano no, yung pagkuha ng mga data. 'Di ba? Kasi yan exactly yung ano mo yung committee mo eh. Pagkatapos ay 99% sure, ay holy cow kasi naririnig ko. I mean, parang ano ba naman yan Rep. Saldi ko, 'di ba? Parang mukha pwede yung mga kung vlogger kayo kasi pwede kayong maging chismoso eh. Kasi public official kayo eh. 'Di ba? Public official po kayo pagkatapos sitting ka pa as committee, part ng Committee on Accounts. So, ano yan? Ang kakwari talaga ng mga, ano, ng mga trolls. Nakakulingan mo na rin po sa doktor, sabi ni Tipi. Naka-confine na po ako sa mental asylum. Huli na po kayo sa balik mo. Sabi ni Tipi. Ito yung mga troll kasi inuli. Huli na po kayo sa balita. Naka-confine na ako sa mental asylum. So, hindi ko na kailangan pa-check up. Naka-confine na ako. I'm actually doing live from a mental asylum. Oh, moving on. Anyway, ano yan? Hindi alam ni Sandit ko paano hanapin. Basta lang siya kumuda dahil siya naatasan ni Tambal. Actually, alam niya hanapin dahil siya ang chairman ng Committee on Appropriations. Imposibleng hindi. Kaya ka nakaka-disappoint eh. Pero Miko, siya pa rin yung chairman. Bakit yung ano niya is parang wala pa akong dokumento, naririnig-rinig ko lang. Parang, huy, tapos kumukuda-kuda ka na dyan? Oo. Ayun. Taro. Anyway, ayan. Expat, hello. Meron ka na bang audio? Naka-mute ka, expat. Eh, ano, mag-ano na ba tayo? Moving on na ba tayo dito? Basta sa akin, parang... Yan, dito lang ako nangyay. Ayan, sige, Sas, tapusin mo yun sa'yo para makapunta tayo kay expat. Hindi, yeah, kay expat. I-close na natin tong ano, para opinion na... let's listen to what they can say about it. Ayan, nag-mute na si Sas. O, go na, ikaw na daw, expat. Hello, saan bang ano, patik natin? Hello? Hello, expat? Hello. Yeah, oo. Anong gusto mong i-share? Expat! Wala kang audio. Wala ka na namang audio. Ayan na naman siya. Doon mo si expat. Anyway, expat, move on muna tayo kay Pau. Ha? Hi, Pau! Hello, Pau! Ikaw ba
ba si Pao from Australia? Ano ba yan? Wala naman kayong mga... Hello, Hayan. Narinig ako. Expat, go! Oh, ayan na. Narinig yata ako. Ayun, ano ba yun? Ano ba yung... Ano ba yung discussion natin na latest? Expat ako! Hindi ako mag-explain sa'yo! Ano ba yan? Yes! Hello, ano mo, hindi ko pa sabihin sa'yo kung ipinag-u... Ano ba naman yan? Pag nat-listening, nat-listening. Hindi yan sa'yo naman kasi. Ano ba naman yan? Ah, ano usapan? Ano pinag-uusapan natin? Bakla! Diyos me! Ano ba yan? Diyos ka! Nampatis yan! Mami, parang galing siya sa TikTok. Ano pinag-uusapan natin? Ewan ko sa'yo! Diyos me! Hindi ko kaya. Ano ba? Bakit ka umakyat? Hindi mo pala na pinag-uusapan. Diyos ko! Okay, Pao. Ano niya tang kita dyan eh. Hello, Pao. Si Pao, meron daw siyang gustong sabihin tungkol doon sa road project. Road, ano yun? Ah, hindi nag-work yung ano. Ano, Pao, kailangan mo muna magbigay ng permission sa StreamYard na ginagagamitin yung ano mo. Ayun. Yung mic. Ayun. Ah, andito pala si, ano, si Air Surfer. Oo, nga nandiyan pala si Air Surfer. Just me, yo. Miss Air. I-block na nga nyo to si Mr. Onesimus. Diyos ko, nagkakalat lang sa comment section. Wala namang ambag sa lipo na. Oo. Si Onesimus, lagi kang present sa live ko. Alam mo, minumibag sila pang TikTok. Di ba ganyan din sa TikTok? May akya tapos tabag tatanong. Ano nga ulit pinag-uusapan? Ano pinag-uusapan? Parang, let's check ha! Ano ulit yung talak ko? Para lang, mag-catch up kami. Alam mo bang magkaroon na kami dito ng document analysis? Tapos ang ulitin namin na. Pero ulitin ko sa inyo. Nakonyo sa kukonyo kang talaga kita eh. Diyos me. Ang sakit sa ulo na ha? Parang... Ano ba, mag-moving on na ba tayo? Next topic na ba tayo? Oo, I think we already made our point. Diba? Klaro na. Ano ang point natin? No, walang point si Saldi ko. Diba? Where is he coming from? Where is he coming from? Is he saying that Davao is a sacred cow for getting huge chunk of the DPWH project? Yes. If that's the case, it doesn't look like it. We only analyzed the information for 2020 and it doesn't look like it. That you had given so much money for Davao and na out of the ordinary, no? Mas malaki po pera niyo sa Bicol. Diba? Hindi, saka ang ano kasi noon, I think ang aking bottom line dito is, yung malalo na yung umaano kay Pulong, o ba't si Pulong hindi mo hanapan ng resibo? Mali kasi kayo. Yung inaano kay Pulong, sa DPWH yun. So that is, may resibo yan kasi hindi yan MOE. Mas tatanggapin ko pa kayong mga naggagamit ng yung ginagamit niya yung issue na yun para i-count issue Pulong kami, hindi yan makaka-counter. Pwede niyo sabihin na, o dapat din si Pulong mag-receive, maglabas ng liquidation ng MOE. Dahil dyan, magkakasundo tayo. Talagang dapat lahat sila across the board. Pero kasi kayo, ang ginagawa ninyo, ayaw yung hininghingan ng resibo ang MOE, yung mga politikong halatang-halata namang nagbabayad sa inyo. Dahil puro kayo troll, no? Na parang yun yung pinapakita yung mga pagmumukha ninyo sa kayong mga softmed team. So kayo, pag sinabi ninyo na hanapan din dapat si Pulong ng liquidation ng receipt ng kanyang MOE, correct. Dahil, hindi tayo mag-aaway. Magkakasalan. Hindi mo pera yan. It's for everyone. No? At kailangan tapusin na ito. It's either you are for this campaign or you are with the corrupt. As simple as that. Yes. Walang middle ground dyan, girl. Hindi mo pwede sabihin na. Hindi mo pa pwede sabihin na ano, ipagpatuloy natin to practice ang liquidation by certification dahil isa itong malaking daguhan. And I thank you all. Totoo. Almost 2 hours na, 2 hours more, sabi ni Missy Flamin. O, kaya ka na high blood ako yung pagkatapos, ay, dalawang oras mapaulit mo sa akin. Kala ko sa TikTok ko may ganyan. Ay, ang kalayan. Actually, Sas, nag-agree ako sa'yo. Hindi ko mag-gets yung mga taong hindi nag-release ng kilay dyan sa MOOE. O, lalo na yung mga nag-agree na, huy, huwag nyo nang hanapan. Hindi ko mag-gets. Kasi parang sinabi nyo na parang okay lang sa inyong ninanako yung pera nyo. Mm-hmm. Ayun. True. Ayan. Pao, you wanted to share something bago na para tungkol sa ano yung ano ni Pao eh. Tungkol sa DPWH project yata. Yes, Pao. Good evening, everyone who's listening to the live. Bale, ano po, agree ako kay SAS regarding that matter that, yeah, it is a collective campaign.
Kasi back then, prior to Duterte's presidency, pansin nyo yung road rehabs is, pansin ko kasi my dad is a second district engineer sa Davao. Parating hinahabol yung projects by the end of the year. Yung parang the same way that the Congress is trying to prevent the money from going back to Treasury. Kasi diba, hindi, that money for that financial year is already gone. So, ang ginagawa nila, binabaklas nila yung mga okay pa na road. Tapos, ina-underwent nila sa parang road rehab project. Tapos, may nakapaskil. Tapos, biglang kuha ng contractor. Yung parang mabilis ang arrangement ba? So, I'm flagging it as one of the corruption loopholes din na pwedeng pagtingnan ng pansin. Kasi even though transparent naman yung DPWH in that sense, pero pag inano kasi yan, pag hinabol kasi ng, for example, yung may hawak ng budget, magiging ano pa rin yan. Kaya agree talaga ako dun sa MOOE kasi pag hindi, yung ang practice ng Congress, pag hinayaan na sila, like you allow them to do their stuff without any liquidation, without any transparency, gagawin at gagawin nila yung very beneficial sa kanila, in which, you know, there can be, like, let's face it, hindi naman lahat ng tao, ano, di ba, like, saints and, di ba, so clean. So, ganun lang napansin ko, kasi there was one time I was traveling between Jansan and Davao. Binaklas nila yung almost one-third ng Davao to Jansan Road. And then it was like months and months and months. Pero na-release na kasi ang budget kasi na-approve na yung road rehab. And imagine nyo yung perwisyo sa, ano, nag-travel between those two cities. Hindi madali yung dadaan ka sa side ng road na giba-giba kasi sa normal taxpayers. How about this one, yung nag-aano pa sila, nag-aaway pa sila sa kung sino may malaking budget. This is a waste of time, and this is yung petty issue na to is hindi nakakatulong sa progress. Kaya nga minsan yung mga ganun na road rehab projects is very counterproductive to progress. Kasi, di ba, dapat if you're building a road, make it sustainable for at least 10 years. Saka pa should yung last rehab for quite yes. some time. Ano? Yes, because look, other roads in other countries can last for 10, 15 years before nila gawin ulit, or kung merong asphalt na nagbumigay, yun lang yung part section lang na i-repair. Pero bakit dito sa Pilas, block ba, yung parang isang kanto talaga na ano, babaklasin, tapos aanuhin ulit, tapos may contractor pa. Although may nakapaskil ng mga billboard, pero you don't know what's the arrangement behind that billboard. So, yun lang yung ipa-flag ko ba, na parang let's have a critical eye dun sa mga bagay na yun. Kasi, yeah, that's true. Sabi nga niyang dad ko before, meron talaga sa kalamat. Yun yung importansya nga nung master plan eh, di ba? Ng lahat ng project. Tapos ano dapat yung, di ba, yung meron kang guideline na dapat hindi allowed yung mga ganito. O kung kunwaring, what are the situations that will call for repairs, and what would be considered as, ano, what would be considered as non-conformity doon sa project description. Kasi yeah. Diba, nasisira ganyan-ganyan. Kasi nga, dahil dispalinghado. So pag nasira yan, hindi yan dapat repair. Dapat mag-ask ka ng damage do sa contractor. Yes. Sino yung mag-repair, yes. Di ba? Yes, kasi meron yung guarantee na this road will at ano, will have a 10-year emerut, ganyan. Buklaan pa naman yung, ang problema kasi dyan, don't let politicians decide the project management of DPWH. Yes. It should be decided by engineers. Itong mga to, politicians, ang titingnan nyo lang kung may anomaly or hindi, huwag kayong makialam sa project allocation na wala kayong alam. Di ba? Ano eh, ginugulo nyo yung trabaho ng mga engineers. Di ba? Ito si DPWH, alam nila, I'm pretty sure meron silang inventory ng mga roads. Di ba? Kaya nga may DPWH in every region eh. May inventory sila kung ano yung mga bibigay na, ano yung kailangan ayusin, ano yung ganyan. It doesn't really make any sense na kailangan magpalakasan yung mga congressman na kailangan magkaroon ng budget dito other than gusto nyo, meron kayong cut doon. Gusto nyo lang mag-knockout. That is it. Wala kayong alam on how to create roads. Hindi kayo engineers. You are just politician. Unless, of course, you're really an engineer. But kung gusto mong mag-engineer, mag-join ka ng DPWH. Mas maganda pa kung gusto mong magamit yung talent mo sa engineering. Pero huwag kayong makialam. Kasi ang nangyayari, halimbawa, itong region na to, halimbawa, assessment ng DPWH, ito talaga kailangan ito ng roads, ng ganito, ng ganito, ng repair. E paano kung hindi malakas yung congressman ng region na yun dahil nga konti lang yung butante. Tapos mapupunta doon sa region na hindi naman niya kailangan yung pera, doon mapupunta yung ano. Do you see what I mean on having a more objective way of assessing on how to allocate funding for infrastructure? Na
talagang decided by engineers and not by politicians, no? Dahil nga itong mga politicians sector, itong mga to, ang iniisip lang naman nila kung magkano makukuha nila eh. Yan lang ang totoo. And may i-coconnect yung sinasabi ni sa MOOE. Kapag hindi ka nag-liquidate properly at certification lang, ang daling anihin yan, ang daling imene-obra. So, halimbawa, meron kang MOOE para repair-repair na yan. Pwede mo sabihin, nagpa-repair ka talaga, pero ini-repair mo yung bagong gawa. Kasi certification lang na gumastos ka for repair. Eh kung detalyado yung proper liquidation yan, makikita na, di ba ginawa mo lang tunong kamakailan, eh ni-repair mo na naman, hindi mo hinabol yung contractor. Oo. Mamilay ka sa, may mga ganung practice, di ba, supposedly, na i-guarantee mo na the road should be as, parang may guarantee na okay siya for a certain period of time. Uh-oh. So yung, di ba dapat ganun, na for a certain period of time, kapag may palpak-palpak yan or whatsoever, yung contractor dapat yung gagastos na sa repair niyan. Kasi, you promise to deliver a road that is dependable for X period of time. No. Unless, Now, it really makes sense now kung bakit mas magandang magkaroon ng state-owned construction. Yes. Diba? Dito sa China, it's state-owned construction ng karamihan. Dahil para kung magkaroon yun ng damages, bakla, hindi ka na uli magpapabidding, magpapaganito, magpapaganyan. Bakla kung isa lang yung gumawa eh. Yung estado, sila rin yung magre-repair. Hindi mo na kailangan magpabidding, we are really wasting a lot of times. Ang lahat ng ginagawa natin dito sa budgeting na ito is kung paano talaga makaka-kickback ang maraming tao. That is the bottom line. It doesn't really have any developmental sense at all. It's very mental. Charot. Yeah. Just a question, Sas. Do you think that the congressman would abolish that kind of established no. system? It's very counter against their interest. So, di ba? Yeah. I mean, kaya nga, foresight lang, Con-as and Con-con will be a very, very long battle kasi ayaw talaga mag-give way ng mga congressista because the system's already working for them. Mm-hmm. Well, you need a revolution, no? Yeah, definitely. Yeah. You need a revolution. It's either a people-led revolution or kailangan mo ng, I don't know, some sort of a enlightened military junta na parang, hello, ano na tayo, no? It's 2024. Banga Bex! Isang generation. Merong mga ganong pag-aaral. I mean, yan yung dapat pag-aralan ng Congress natin. Do we establish a state-owned? I mean, you hold the power of the purse. It is your duty that we are going to use our money prudently. That is your assignment, House of Representatives and Senate. Run a study if it is more prudent to have a state-owned construction company rather than bidding it out to, Kasi it's more efficient. And it makes more sense to have a state-owned construction company. Why? Una, insured yung job. Kasi tuloy-tuloy yan eh. At it's an insured job generation. No? Ikalawa, it will run on autopilot kasi may master plan ka eh. Correct. It's gonna be run by engineers, no? Mm-hmm. And it's gonna be run by planners, urban planners, etc. Diba? And also, I think, Sas, no, one reason why, it is prudent, it is something that to consider also. Yung lugar kasi natin, it's really prone to calamity, 'di ba? Yung mga infra natin, naharap yan talaga sa mga sa mga acts of God, 'di ba? So, kumbaga, instead na kasi ito yung pinramis namin, syempre hindi naman namin na-predict na ganun kalakas yung bagyo kasi first time magkaroon ng ganyang bagyo. Yung mga ganung bullshit, then we were not going to have those kind of excuses. Ayun. Siguro mapag nagmamalasakit, meron raw siyang gustong idagdag. Yes, Guro. Yes po. Sad to say, ayun na po ang kalakatan dahil kung sino po ang mas malapit sa gobyerno at sino mas malapit sa mga nakaupo, sila po ang makakuha ng project. Tama po si Ma'am Sas kasi yun po talaga ang kalakaran na kung saan kumukuha po sila ng kickback at porsyento sa mga contractor. So it doesn't matter kung anong quality ng trabaho meron sila. Basta may close lang yung deal, ma-release yung pera at makuha yung porsyento, that's it. And let me share on the MOOE historically. Kasi di ba po nung nagkaroon ng constitutional convention during the time of Cory, ang mga nakaupo po dyan ay majority ang nagtatahala po niya ay Congress. So during that time, kung sino ang gumawa, siya ang magbe-benefit. So yan po yung umpisa niyan. Hanggang sa dumating ang mga presidente na hindi na nila kaya talagang buwagin kasi may mga pagkakataon na pag ang Congress na ang
nag-persecute sa isang presidente at sa isang nakaupo sa judiciary, definitely, malaki yung chance na pwede sila mapatalsik. So, matagal na ang issue na hindi pinapakialaman at matagal na nahimik ang gobyerno sa napakakadiring proseso na yan ng pamahalaan. Hindi nila makanti talaga ang, hindi nila makanti ang Congress. Alam nila kung gano'ng ka-powerful ang Congress. Yun lang po. Kasi alam mo nga, bibigyan ko lang ng time check ang mga tao. Time check? Charot. So, ano na ngayon? 2024. Okay? 2024. Mga Bex, alam niyo kung ilang years na lang after 2100? 2100. 76. Mga bakla. Isang lolo mo lang yan. So yung iaanak mo ngayon, no? Pag naging lolo siya, 2100, pag mahaba yung ano niya, aabot siya ng 2100. Bakla, that's not a long time. Tapos look at our infrastructure. Wala ba kayong sense of urgency? May pinost nga ako sa Facebook eh, sa Saudi Arabia. Meron na silang flying taxi, no? Bakla, hindi pa rin natin ma-resolve yung jeepney modernization. Hindi to sa Bulacan, lubak-lubak pa din yung kalsada namin. Nakakaloka kasi 'di ba nga, I'm living between two provinces, Bacolod at saka Bulacan. To be fair sa Negros, ang lalapad ng kalsada, tapos ang lalapad, ang lalaki. Walang lubak. Dito, sobrang lubak talaga. As in talagang bonggang-bongga yung lubak. And ina-attribute yung lubak dahil sa dami ng mga, kasi maraming warehouse dito sa Bulacan eh. Maraming warehouse. Ina-attribute siya doon sa mga malalaking truck. Hindi ko ma-reconcile yun kasi sa Negros, ang katerbentubuhan doon. Pagkatapos, yung truck nila doon, sobrang laki. Like, sobrang laki. Na, you know, parehas lang rin naman ng mga ano dito. Kasi nagkikerry rin yun ng mga anila, pag-anihan ng tubo eh, ganyan. Pati hindi naman nasisira yun sa kanila, ba't dito sa amin laging sira? Diba? Pati Joey, may ano ako dyan. May haka-haka ako dyan sa Negros. 'Di ba kasi 'di ba dalawa ang daan diyan doon sa may Don Benedicto something at doon sa mga paakyat. Kasi ang chika ng mga agent ko from Iloilo, may parang may isang highway doon na hindi dinadaanan every night kasi parang may something na nangyayari. So kaya doon sa kabila sila dumadaan sa Negros. But with tama yung sinabi ni Pao Ate about sa may Davao to Jansan, pero particularly that's actually already in Santa Cruz Davao del Sur. It's already like boundary ng Davao City inawayan to rail up until Santa Cruz. I'm not sure if it's true dahil sa San Miguel, kasi may San Miguel, may Bacola at ayan, so may mga madaming soft drinks at saka distilled na mga companies na dumadaan dyan. And almost every year, si Ryan talagang daan dyan. Like, almost every year na inaayos dyan yan. And since may ano din kami, nag-travel din ako almost every year going to Region 10, ang pangit din na daan is dyan sa may Bayugan. Sa Bayugan, Prosperidad, Agusan na area. Yan ang mga pangit na daan. But right now, it's already okay yung Bayugan Tres at saka Prosperidad. Okay na yung mga daan nila dyan. And Mindanao Highway is already, for me, it's okay already. Malawak na siya, especially dito sa may norte na part. But from... Kanina meron kang sinasabi na gusto mong linawin yung, may sinabi ba si Saldi ko tungkol dun sa kung saan napunta yung 51 billion? Wala siyang sinabi na kung saan napunta ate, pero but ang question ko kasi doon is if there is corruption, we should have look at the DPWH, which is you have already discussed everything. And if ang point kasi ni Elizalde ko doon is, since madami ng pera na nilagay dyan sa Davao, idagin na naman natin sa ibang lugar, he should have presented a historical data on how does the Congress provide its budget on an annual basis. Kung if what he claims is true, then we need to do something about it. But if his claim is not true because it's not factual, it's not statistic based, mathematical based, then he's just
is just like a bird parroting what his master is trying to say to everyone. Nalala ko tuloy yung kay TP, no? Wait lang. Ang kalayan, yes, merong... Lang, ang sabi ko sa Elizalde ko is that dapat wala ng baha dyan sa Davao. Ay, oo, wait, yes. Oo, meron ko pala siyang, meron ko pala siyang gano'n, no? Go, go, ang kalayan. Yes. Masyado siyang diniin doon. Kasi nga, di ba, nag-uulan nung recently. The problem is that yung part na yung area na yun is not really Davao City. It's part of the whole Davao region. Mm-hmm. Yung last na baha sa Davao City was 2023 November. Wherein parang nasa around 300 or 100 plus families yung naapektuhan. Yes, ang harapang village na rin yun. Diba? Ang binabato niya kasi is that doon sa parang doon lahat nilagay sa flood prevention fund. Yung mga, yung 51 billion. Yun ang pinapalabas niya doon sa sinasabi niya. Diba? Ano ko lang din siya, ate ha, ano ko lang din yung kay Ayan na, yung area kasi na binabaha talaga dito is what we call Jade Valley. And Jade Valley is like a swamp area. And na naging subdivision and all of that stuff, and but it's not in District 1, it's actually in District 2. So I am unsure on why is he claiming na sa District 1, sa District yun ni Polong, where in fact it's in District 2. Actually malicious yung part niya, no? Malicious yung part niya, na-impute niya na ba't binabaha pa rin ang Davao, kineme-kineme. Yun nga yung problem eh, hindi naman nilinaw kasi talaga ni Saldico exactly kung yung 51 billion na yun is only for the District of Polong. Okay. Oo. Tsaka ate, hindi niya din kasi inaral yung geographic location ng Davao. Davao is a catch basin ng Bukidnon, ng Agusan. Kasi yung Agusan Marsh, ang end niyan is Davao River. So, kahit may ano talaga yung ate, yung Jade Valley, kahit walang ulan dito sa Davao. So, ibig mong sabihin, merong talagang, marami talagang topographical challenges. Ano topography, di ba? Topographical challenges ang... Tama, ate. Kasi plains nga eh. Ano siya eh? Hindi naman, tama si Tizay. So si Zal, hindi ito pumasa ng Hekasi. So, doon na lang tayo. Hindi po siya pumasa ng Hekasi. Kaya, ang ginagawa lang niya is shooting from the hip, below sea level ang Davao. Kasi nga ano yan eh, tama, ano yan, valley yan, hindi siya ano, emerut. So kung bakit binabaha pa rin ang Davao, well, ewan ko, bakbakin niyo yung mga bundok. Oo, catch basin kasi talaga siya. Ate, remember, may isang situation na wala talagang ulan dito sa Davao pero binaha ang Jade Valley. Uh-huh. Well, kasi nga kung, di ba, kung catch basin ka, below sea level ka, it's gonna happen again and again. No infrastructure so good will... Ma'am Joy, yung structure ng Jade Valley is that, yung kung ano yung level ng road, yun na din yung riverbank na proximal talaga sila, yung parang halos at level lang talaga. Yeah. So, any swelling sa river, ng Davao River, at any particular time, automatic na sa road. Automatic siya. Mm. Kaya dapat, if going sa Davao, gawin siyang parang Netherlands, maraming canals. In order to control the flooding, ganun dapat ang urban planning. Makinig kayo ng mga taga-Davao. Hindi makakasolve ng mga problema niyo sa buhay. Ganun yun. Pag ano ka, bahain kayo, build a lot of canals. Kaya nakita mo itong Netherlands should have not existed. Because it's really, really a marsh. It's not even a basin, it's a marsh. It's a swamp. Kasi pangit din po talaga ang urban planning ng Davao, to be honest. Like with Metro Manila and Metro Cebu and Metro CDO, the urban planning is not really that good. Unlike with I would commend Iloilo City with their urban planning kasi napaghandaan nila yung growth ng city nila. Add na ako, Joey. Okay lang. Go. Oo. Add lang ako doon kanina sa sinabi ni Sas na ano, state-owned na lang dapat ang mga construction. Kasi ang nangyayari, kulang sa study. Masada lang sila nagbi-build. Ito si Ratong Kalsadang to. Ito mabahain to. Lagyan natin diyan ng kung anong barricade diyan. O lagyan natin kung anong temporary plan diyan. Hindi kasi binibigyan ng malawakang study yung mga infrastructure natin. Well, ang nangyari naman nung panahon ni Mark Villar, which is somewhat good din,
nabigyan nila ng pansin yung construction ng Skyway 3, yung iba pang mga infrastructure tulad ng extension ng LRT, MRT, which is good kasi matagal ng studies yon. Matagal na siyang gustong gawin. Ang problema, yung proper implementation, kaninong administration i-implement. Ngayon, what happened with the urban planning na sinasabi ninyo dito sa Philippines, nasa private sector kasi lahat ng magagaling na mga urban planner na binigay na yung mga plans nila. For example, si Architect Jun Palafox ng Palafox Associates. Mayroon siyang magandang plano dito sa supposedly na swamp area sa Las Piñas, Taguig. Pero ang nangyari nga, maraming inapprove ata na ito yung nireklamo ni Cynthia Villar na mga reclamation ata noon. Pero I'm not sure kung ano nangyari dun sa plano niya. Meron siyang ginawang plan na parang magkakaroon ng andun pa rin yung swamp area pero may mga floating na mga ano na mga safe naman and secured yung magiging housing. The problem is yun nga pag hindi ka malakas sa gobyerno, hindi normally kasi kamag-anak din nila yung contractor o kaya naman ibibigay sa malalaking mga oligarchs like SMC, ano pa ba yung mga ibibigay sa mga contractors na yan, sila na rin ang gumagawa. So good thing kung mangyayari ang suggestion ni Madam Sass na merong state-owned. Kasi kung mapapansin natin, China, Japan, at Korea, meron sila mga state-owned mga construction na kapag nagkaroon ng disaster, nagkaroon ng sira ang mga kalsada nila, in a matter of week or days, matatapos magagawa agad yung kalsada. Dito sa atin, I'm from Oriental Mindoro, nasira na yung daan, isang taon umalis ako na ginagawa pa, pagbalik ko after one year, okay na, tapos pagbalik ko the following year, ginagawa na naman ulit. Alam mo yun, wala yung safety and security ng life expectancy ng road na dapat, yun nga, years. Ang guarantee kasi dyan, usapang dila, sututang dila ng politiko at saka ng contractor. So, walang mangyayari. Yes. So, whatever happens, sana magkaroon yan, magandang suggestion na merong state-owned na construction talaga. Hindi. Kaya kita mo, diba, yung suggestion ko na, you know, regions, yung evolving emerald ko na bigyan ng economic autonomy yung mga regions. Kasi regions can actually establish their own regional state, regional-owned construction companies. It's government-owned, and it's actually job generation. Kasi, halimbawa, ikaw engineer ka, sigurado ka na, na kung gusto mo ng civil engineering or whatever, meron ka na talaga mapupuntahang company. Kasi ngayon, lahat ang dahil, puro-puro private, puro-puro, kaya di ba, kaya natin pinag-uusapan itong PPI, or kung di tayo private partner, PPP pala, PPI, punyeta. PPP, kung hindi PPP, maglo-loan tayo, tapos yung ibang bansa yung gagawa. Parang gusto ko sabihin na ang dami-dami nating magagaling na engineers and we are not capturing them kasi nga, pumupunta sila ng ibang bansa. This is the best way in order to actually stop the brain drain ng engineers, architecture sa Pilipinas. The state has, mga state infrastructure should be managed, developed, etc. by a state-owned. What is the reason why we don't have a state-owned construction? Because we have a wrong economic policy. Kasi nga, the problem is, ang Pilipinas kasi, sinunod niya yung neoliberal system. Yung pag-promote ng private enterprises, even in utilities. That's why ang utilities natin, you know, private, ang karamihan, privatized, which is actually what happened in Africa. You know, the lost cause of Africa, puro sila privatization. But the problem with the private companies is they don't really care about nation building. Yeah. They only care about their profit. Actually, Sas, yung problema rin kaya naman nagpa-privatization kasi nga kakulangan ng pondo ng gobyerno. Pero hindi yan totoo. Miss Laika. The problem here is, ang nangyayari dyan, maraming mga tao na gusto nilang i-take over yung mga hawak ng gobyerno kasi maraming pera yan eh. That was the excuse ever since. I ask, what was the reason why hindi ganon? Remember yung energy natin, dati vertically integrated yan eh, government ang may hawak yan. The excuse that was made in order to diversify it and then eventually given to different private entities
ang sinasabi, ang reason talaga na ginagamit parati, eh kasi ano, capital intensive, eh wala tayong pera para dyan, ganyan. That has always been the reason. You know, it wasn't really examined na why. So that is why I thought na we really have to, ano, no, to look at the reasoning of our government. Kung bakit, ba't nagkago? Hindi, kasi, ang alimbawa, ano bang mga, bakit, why other countries can do it? Ang Vietnam, hello, mas mahirap pa sa atin ang Vietnam noon, but it's not state-led. Nagawa nila, ba't nagawa ng China? Hindi natin nagawa. Kasi nangyayari kasi, you know what? Meron dyan state-owned enterprise. Ngayon, ang gimmick dyan, ang totoong gimmick dyan, kung meron kang kabarkada na gustong makuha ang business na yan, ang mangyayari, may papaupuin, tapos mamimismanage. Hindi ba? Dahil may mismanagement, ibibenta. Okay. Nag-guess niyo, that is the real story behind that. There is really, look at the biggest companies in China right now na nasa Fortune 500. Ano sila? State-owned enterprises! So, they already broke the myth, no, na pag state owned ay malulugmok, magaganyan. It really all depends upon the management. Pero kung ilalagay mo nga dyan, is yung management ang nasa isip niya is kailangan itong mamismanage para mabili itong line of business na ito ng aming mga kabarkada, mga eme-emehan, mawawala ka talaga. Because why exactly are you mismanaging it? If the private industry can make money out of it, diba? Then it boils down to hiring the best people. Mm-hmm. They have very insidious intention to destroy the money-making, the money-generating agency or the avenue for the government. Imagine na, Sas, nakakabayad nga tayo ng ating regular juice yearly. So, there's money is not an issue because there's so many working class, there's OFWs, and anong ginagasta ng mga nilimit ng mga tao? There is a VAT. So, meron talagang source, merong river ng source ng money, pero dahil privatized na halos lahat, and imagine, so, I don't wanna imagine it. Imagine kung ma-privatize ang engineering or ang DPWH. Oh my God, that's chaos. Pero, isa lang din ang mano kate ha, I would commend the old Marcos, yung mga roads ng sa province namin sa Misamis Oriental, it is still is, well-made roads from his years, hindi pa talaga nag-iba in fair.